Okay, so good afternoon. Pasensya na sa ating mga viewers. Ngayon lang tayo uli nag-upload ng ano. Marutas masyado yung nag-upload sa itaas. So ngayon, magdidimo tayo sa overhead ng GMAO at saka overhead ng SMAO kasi dapat yung natin gagamitin IMCAO at saka GMAO. Dahil magla-launch na tayo sa pang-land base training natin sa May 8. So ngayon, isusubo ko yung welding machine. So yung IMCAO natin na ano natin, yung ruler guide sa loob sa, para sa wire kasi 1.2 mm yung diameter. Wala. Pinapadala pa natin. So ngayon, magdidimo tayo about sa SMAO, overhead, 4F, at saka GMAO, 4F ngayon. No? So ang SMAO natin, using tayo ng 7018, tatlong layer, tapos yung SMAO o GMAO naman natin na 4 mild steel, using 0.9 mm yung wire, MIG wire, ikukumpara natin. So abangan nyo kami sa ano, ito natin, para may comparison tayo. Sige. Kasi itong GMAO na to, pang ano to, pang mass production. Normally talaga, wala tayong pag nag-overhead kasi sa mga production, mayroon kayong gantry crane, ibabaliktad lang yung ano ninyo. Pero in case may overhead, titirahin, at least alam nyo na kung paano nyo yayariin yung overhead. So dito tayo muna, mag-una tayo sa SMAO. Okay? Plak-plak lang kayo. Real C! Yes! Kasi mayroon tayong pang Australia, dalawa to sila, si Sir, no? Wala pa siyang coverall kasi napabayaan sa kusina, eh. yung mga malalaking katawan, talagang ano yan? Basta, ilagay ko, ganito. Tulog na lang kung mamayang gabi, Sir, na walang kain-kain. Ano yung welding rod, ano? 7-18. Kasi, Lala! Magla-lance na ako pang land-based training ko for Australia. Bakit Australia lang? Pwede rin Canada, Japan at sa Korea. Bakit walang Saudi, sir? Bakit walang Saudi? Mababa yung sahod. Bakit? Nandito kayo sa The Millionaire's Skilled Worker. Totoo ba o hindi? Totoo. Totoo. Yes. Pabiyas ang kabaho. Hindi natin yung kanula. Malaki yung sahod. Malaki na, hindi. Huwag kayo sa maliit. Para, kasi ang komparasyon dyan, kung mag-upload ka lang naman tapos sasahod ka lang ng 30,000, matagal kang ano, matagal kang makapagpundar. Eh kung sasahod ka ng kalahating million or 300,000 per month, mas mabilis ka makatigil pag-upload at saka maka-negosyo na kakagad. Tama ba ano? So yun pa lang ano natin, galing Bicol region, nandun pa sa itaas, nag-ano pa siya, nag-tawag niya, nag-lilitior pa sila doon about sa welding safety. So ngayon, dito ako ngayon sa ano? Ito yung sa ano kay ano, kay Ryan. So mag-overhead ako ngayon, okay? Overhead mo na. Akin na yung welding mask ko, ano? Akin na yung welding mask ko. Ano ba itong mask ni Brad? Brad. Okay. So kailangan, pag nag-welder kayo, complete PPE guys. Kailangan huwag kayong masunog or mapaso, di ba? Maburn, tawag yan sa Bisaya. Paso? Bisaya, mapaso. Sa Tagalog, ano ba sa Tagalog? Ano? Paso rin. Napapaso. Ah, okay, ganun din pala. Kasi dito may mga Tagalog, may Bisaya. Mayroong mapaso sa mainit yan, sir. Mainit yan. Kasi ang welder sa barko, ito sa barko, walang ano yan, walang sinasabi na, ah, mainit, ayoko dyan, mainit. Malamig ka nga at trabaho, sahod ka lang naman ng 500 per day, eh dito ka sa mainit, sahod ka naman kalahating milyon isang buwan, di dito na ako sa mainit, di ba? Okay, palakpak ka dyan. Yes. Para sa ating mga viewers, okay, para sa ating mga viewers pala, no? Para sa ating mga viewers, ito yung training center na nagtanggap kahit high school graduate kayo, pwede kayong magbago ang buhay niyo sa pamagitan ng pag-welding. Kasi ako po ay isang high school graduate. Ito ngayon, binigyan tayo ni Lord ng konting ano, pangkabuhayan at isi-share ko naman sa gusto magiging seaman sa barko at saka magiging welder sa land base. Okay? So, mag ano na po sa overhead. Wow, pare. Wow, 160. Ito lang. 150 ang kurahi. Yung kapal lang ko, sir. Workpiece.
13 yung doon. Kita mo isang tanking ka, Brad Pitt ba? No? 60-13 lang yung ginamit ko, pare. Ganyan si Brad Pitt pag tumirada. Brad Pitt din. So ito yung tinatawag natin na for if. Ibig sabihin, Philip Juwen, overhead siya, 4F, no? Philip Juwen, okay? Kailangan matibay yung ano nyo, baka malaglag, okay? Disgrasya yung paan nyo. Kailangan complete PPE. Tayo, wag na wag kayong mag-welding ng, tawag nyan, yung naka, ano lang kayo, naka, sure. Tawag nyan, naka short pan, naka, sleeveless. Ang pirahin natin around mga 170 to. Asan yung ano? Kasi maano to na inverter, pero pag sa ano kayo, malaki na welding machine yung ano na yan. Standard. One ano lang yan, 120. Okay, so using tayo ng 70-18 3.2 diameter, yung ang pirahin natin ng inverter welding machine, around 170 to. So anong position? Okay. Yung tandaan nyo yung angle of electrode. Striking kayo dito, tapos ganyan. Tutok mo lang. Kasi tatlong bead ang gagawin natin ngayon. Magkukumpara tayo ng stick welding o ISMA welding and then GMAW. Okay? So sa lahat ng ano, gustong mag-barko, mag-peter sa barko, punta na kayo sa Butuan City. O shout out pala yung taga malayo. Sabi nila, malayo daw yung training center. Sir, kung gusto mo mag-seaman, kahit saang lupalok ng mundo, kaya mong puntahan yan. This is your part of your training. Punta ka sa Butuan City since wala pang training center na nag-offer na bundle training, no? Sa buong Pilipinas. January 23 ko lang to ni Lance, no? Ngayon, mayroon na tayong around 35 trainees dito sa CPTER course. Buong Pilipinas. Mayroong taga saan kay sir? Tutok mo sir. Sa Isabela si sir. Saka mayroon naman kagayan di Oro at saka yung isa na taga Bicol. Kahapon lang dumating. Ito naman taga Siargao. No? Taga Hindi Oro, taga Surigao, taga Lanao. Asan yung taga Lanao? Wala. Masinsyap. Okay, so the first training center na nag-bundle training, ano to? Small in C1, in C2, basic pipe fitting, machining, oxyacetylene, engine overhauling, at saka basic carpentry. Yun yung C1 qualification. So ngayon, yung kapal natin ng bakal, around ano to, mga 15 mm. No? Philip Juwen. So ngayon, ang striking ko is angle of electrode. Dito. Ganyan, no? Tutok lang sa Juwen. Tapos tatlong layer tayo. Okay? Welding mask. Kailangan complete PPE. Okay? Tingnan niyo yung ano, yung hold ng ano ko, electrode. Ano. Sino ba yung hindi pa nakapag-Philip Juwen? Kita nyo ba? Kita. Makasal mong konti, pare. Was it the 185, sir? 185, yan? Oo. Kasi magkapal yung batang natin. Okay. Ano yun naman po? Velvet. Snap. So yun yung ano natin? Kailangan pit na pit dito sa ano nyo kasi didisturbo yan yung head, ano nyo, head snap. No?
So yun yung ano natin, yung demonstration natin ng ano, 78 isa pa. So yun yung isang electrode. Ngayon siguro yan ang kulang siguro ng ano, the isang single ano lang ko or ano natin. Kasi magastos yung welding rod, hindi pa nakabayad si ano, Armin. Pulipid na ako, sir. Ah, pulipid ka na ba? Sorry, pa. Kalapas naman kayo dyan, yes. Pulipid. Kapatan yung pulipid. So ngayon, okay na. Dito, dugtungan na. Kailangan dugtungan, ano lang, kunting teltig dyan na. Cover talaga kayo sa mata ninyo. Kita mo ano, Edmond? Yes, sir. I-maintain mo yung arc mo. Ibig sabihin yung length of arc, yung distance, no? From electrode to material, base metal. Okay, mata ha? Huwag kayong mag-tiltig ng slot kung wala kayong guidance or yung preset or ano. Matawag nito yung welding mask. Kasi madi-distract kayo yung mata ninyo, pare. Tingnan nyo. Dito, itutok mo na. Flashlightan mo. Ilaw. Flashlight. Wala bang flashlight yan? Flashlight, ilaw. Okay? Baba. Okay? No? So, yun yung pilit juwin natin, ha? Saglit lang, kasi marumi pa. Okay. Okay. So ano mo? Tingnan mo ang plate. Okay. So yun yung ano natin, 7018. Ngayon bibirahin ko siya ng second layer dito sa baba. Okay, kasi tatlong layer tayo. Ganito yung treatise nyo sa inyo dito, ha? Yung Norwegian Training Center. Pilit Joen. Okay. Yan. Tapos dito na naman. Second layer. Okay, yun yung sinter natin. Tapos bibirahin ko siya sa second layer sa baba. Sino yan? Tayo, magsisecond layer na ako. Okay, second layer, we are using 7018, 3.2 millimeter. Yung diameter ng electrode, around 180 ampere. Okay? Kasi kukumpara naman natin mamaya sa GMAW. Okay? Overhead. Okay? Okay, so yun yung ano natin, second bed. Ibig sabihin sa second bed, mata ha, kayo mata, protect your eyes. Tok mo dito, ano? Mayroon bang ano dyan, ilaw? Tokan mo. Slide. Oh. Maliit lang yung second bit ko dito sa ano, ayan oh. Dito ko sa dito yung gitna una, tapos ito tinutok. Okay? Ganyan lang oh, movement electrode. Bilog na maliit. Okay? So ngayon isa pa electrode, birahin ko na naman si itaas. Itaas ko birahin. Bali ano na, third layer na siya. Third layer.
Okay? Kasi una sa gitna, tapos pangalawa sa baba, pangatlo sa itaas. Tapos copy na. Wala na, ito na yun. Pinakalas na to. Pinakalas. Okay? Okay, so nyo yung end ng ano natin, ha? Tawag niyan, yung small, 4F position. Nagtigan ko, akin na yung ano. Okay, ano mo natin, pero sa actual na ano kayo, huwag kayo magbasa ng tubig ka ng bakal, ha? Milyonaryo tayo. Patawa ka ba, Arnel? Okay. So, yun yung ano natin. Okay? Yun yung tatlong pasada natin. No? Una, sa gitna, 70-18 tayo. Dito, sumabit yung kamay ko dito sa ano ko, sa isang ano ko, sa kanto doon. Kaya yan, mayroong diferensya dyan. No? Okay? So, ngayon, mag-overhead ako ng dito naman sa Zimaw. Para maikumpara natin yung... Kasi dapat Gmao to Ipkao tayo. Kaso lang, walang... Walang... Anong kulang natin? Yung ano natin sa Ipkao. Sino yan nandiyan? Ano? Nandira yung batom.